Pero Kimpi, nung nag-post ka ng ministry, yes. Ano yung para panawagan ba? Kung mag-iwan yung presses? No, I'm just being true to myself na ang hirap kasi yung nasanay ka na may ginagawang trabaho. Tapos gano'ng katagal ka ba walang trabaho bago? What do you mean? After nung medyo B? May 1 year and a half. Okay, choice mo ba yun na talagang walang offer na maganda? O may offer maganda? Ay, may offer kaya yung bet? Wala, walang ano eh. Ako naman walang tinatanggap na work. Kumbaga, wala lang talaga offer. So, wala talaga free time. And yun, binigay ko lang time sa business. Nawala rin tayo siyempre sa Bulaga. Hindi ba nag-start? Nakasamahan ka ba ng loob? Sa? Wala eh. Natutusin. Until now, hindi ko alam ano yung reason. Ay, yes. Kasi alam ko, that was mga 3 years ago na nakakaraan. May ginawa akong soap noon bago yung Meant to Be. And then pinaalam ko naman, sabi ko may gagawin ako. So, pinayagan naman ako. And sa amin naman sa Bulagano, kahit si Pauline, magpapinilago ang soap na. Basta as long as mapakap ka na maaga, let's say morning lang, pag kaya pang dumiretso ang Bulaga, diretso ka. Or pag hindi ka makakapasok, magsabi ka. So, ganyan yung ginagawa ko. Pero Kipi, ganito naman talaga yung status mo sa Bulaga. Minsan nandiyan ka na minsan nag-stay, minsan hindi naman, minsan nawawala. Diba? Hindi ka ba nasanay? Hindi naman. Kapag andun ako, pasok naman ako eh. And yun lang, nung after nung soap, sabi, basta pag natapos yung soap, mag-report ka na. Then, pwede ka nang bumalik. Ganun yung ginawa ko for several times na nagtitext ako. Eh, sabi lang nila na sabihin sa meeting, papaalam sa meeting. Hanggang sa tumagal na ng almost a year. So, wala na talaga akong nakuha ng sagot. And then, to be honest, si Tita Manu lang yung pinag-stall na sabi ko, Tita Manu, ano bang status? Nakakabalik ko ba ako sa Bulaga? Hindi na. Ang sabi lang niya, as per the management, hindi na. So, ganun sinabi sa'yo. Oo. Ang hinihintay ko, ano yung kasunod? Ano yung reason? So, wala akong nakuha sa sagot. And until dumating na rin sa point na sumulat na rin kay Mr. T. Hindi ko lang alam kung nabasa niya or anything ko nakarating sa kanya. Pero wala ako na ako ang sagot ako. So Kimpi, nalusaw na yung pag-asa mong ikaw yung successor ng tatay mo sa Bulaga? Hindi naman. Kasi may ganun, di ba, before na si Vic, ganito ka, meron siya si Oyo, tapos si, di ba, may mga ganun. Well, siguro sa totoo lang, magkaiba kami tao. Jowa pao kasi. Ha? Ano? Nagkaroon ng jowa pao pa kayo. Oo, jowa. Hindi, ano naman, ako naman, ibang tao ko, ibang tao ko. Pero hindi, anong sabi ng daddy mo? Sinabi ko rin naman sa kanya. Parang wala lang, parang lahat na nahimik eh. Well, I'm not blaming them or anything. No? Well, hindi na masama loob mo. Nagkaroon ako tapo, yes. Hindi na mawawala yun dahil 14 years is 14 years. Yun lang yung ano ko, parang wala akong sagot na nakuha na, or memo or anything. Pero hindi tayo pwede magmukmuk ng ganun lang. So, I have to do something, I have to move on, I have to do my own decisions. Kailangan ko magtrabaho. So, tutungtong ka pa ba sa Itbulaga if they're offering you or invite you to guest in? Right now, hindi ko masasabi. So, nandun pa rin yung tampo? Andun, pero siyempre ako naman, hindi naman naglalak. Kumbaga, hinayaan ko na sa Diyos lang. Then, siyempre, kumbaga, malaki rin yung utang na loko sa kanila. Kaya lalaki. Andun din ang daddy ko, plus naging part din ako sa kanila for seniors. So, thankful ako doon. Kinalakihan ko na rin yun. So, Kimpi, walang nagawa o walang ginawa ang daddy mo? Nanahimik ka neutral daw. Neutral lang si daddy kasi kumbaga I guess parang I'm old enough to do something about it, diba? Kimpi, if ever lang na i-offer ka lang semi-regular na it's showtime at saka yun pala pwede tandali lang kinonsult mo yung daddy mo na nag-appear ka ba sa showtime honestly hindi si Tita Maloy katulad sa namin ko kanina
the next lang niya, sabi niya na pwede ka mag-promote, pero parang malabo yata yung showtime kasi tapat ng Bulaga. Ako naman, in a way, pinaglaban ko, parang sabi ko, tita, sabi ko, lumipat na ako, alam mo naman yan, di ba? So, ito is promotion lang ng show. Hindi naman sa porket mag-guest ako eh, tatapatan ko sila or mag-rebel to yun. No. Ako naman, sabi ko, it's about professionalism. Sabi ko, ito'y trabaho ko. And, ang hirap lang kasi, sabi na, kasi andun si daddy nga, then, sabi ko, ethics, you know, work ethics. Siyempre, kung ano yung isipin ni daddy, you know, sa loob-loob ko, paano naman ako? Diba? Paano ako makaka-move on? Paano ako magkatrabaho? Laging yun na lang ang sasabihin. Isipin mo sasabihin ng kapapa. Yes. Kumbaga, I may respect with my dad. And if Bulaga is there for 40 years, so, I mean, ako, ito is promotion of the show. And nakalipat na ako. So, I guess I have to make my own decision. So, reaction nila. KMP, are you telling us now na imposible maging part ka ng showtime kahit maging hurado or di ba ganun or maging semi-reg? I'm not closing my doors. Pero you're considering it na maging... I could say yes. Kasi iba naman yung career ni Daddy, iba yung career ko. Hindi, I mean the Bulaga, kung ano maraming mo. Sana maintindihan nila yung part. Because I'm in this business for quite some time. Trabaho lang lang itong ginagawa ko, walang personal. So sana lang, sinabi ko rin kay tita mo, huwag naman personal. May reaction ba sila nung nakita mo? Hindi. Lumabas na. Si tita mo, sinabi lang niya na, okay, sabi yan. Sabi ko, thank you for understanding. Kasi wala eh, hindi ako makakagalaw. Di ba kung laging ganun yung... So kumbaga nagpaalam ka naman pala nung nalilipat ka? Sinong manager mo ngayon? Tita mo. Okay ba kayo ng daddy mo? To begin with? Okay naman kami. Siyempre, alam natin, kahit ganyan, okay tayo, pero alam natin sa likod ng isip natin na nagkaroon na kontampo. Siguro, in his part, parang siguro nalulungkot lang din siya na wala sa sigurado. Isa siya sa haligan. Talaga. Pagka ano naman eh, ando pa rin yung respeto ko sa kanya, tatay ko pa rin siya. And, wala kayo. Kailan kayo huling nagkita, yung dad mo? Last week. Bago siya umalis. Hindi kasama ba siya sa ano? Hindi ano? No, yung, ano eh. Wedding nung brother ko. Wedding nung brother. Kimpi yung reactions ng Dabar Cats when you transferred. Did they wish you well? Or wala? Wala akong nakuha reactions from them kasi nasa, nakatape yata sila that time. Oh, and nasa Israel yata sila. Ah, okay. So, Kim, sa nalang... For project ka ba dito? Yun ang aling plano. Wala pa eh, actually. Pero ito yung first show ko dito. So, hoping naman ako na ang dami nagsasabi na marami pa yan, maraming susunod yan. So, thankful naman ako sa support. So, contract mo, wala pa? Wala pa. Wala. Contract ako for this show lang. Ano lang po? Music. Yes, hopefully looking forward. At talaga babalik ka sa recording? Oo. Kasi yun nga yung sinabi ni Eric dyan sa Lucy, sinabi kong I miss working sa post. Sabi na, bakit di ko bumalik ng singing? May ginagawa ko sa wala. May kontra ka pa? Wala. Kasi let's set up a meeting. So nakipag-meeting nga kay Boss Roxy, Kikigan, Understar Music, and we're looking forward to a single siguro. Are you married now, Kim? Hindi. Meron yung jawa. Wala. As in, wala? Pihigan. Anak lang yan. Actually, naniniguro na ako ngayon eh. Kasi kung sino yung maging girlfriend ko gusto ko, yun yung makakatawa. Saan na sino yung nangwasak ng puso mo? Yung pinupost mo sa Facebook na parang akala mo yun meron na. Yung dati. Tapos parang diba? Nawala. Di ba napuso yung ghosting? Yung sabi nilang ghosting. Yun, kala ko. Wala eh, na-ghost tayo eh. Kala ko yun na yun. Oo. Dami nagalit niya. Kimpoy, kumusta naman ng trabaho dito sa ABS? Paano mo siya i-describe yung trabaho mo sa GMA at saka yung dito? Ayoko naman pag-compare yun kasi pareho rin namang trabaho yan. Yung ano lang, kasi matagal din ako sa GMA. Ito sa ABS, medyo nangapanga ako nung una dahil hindi ko alam paano ako gagalaw. Pero
sabi naman ni Direk Ruel.